matagal na raw sakit ng ulo ng pamunuan ng NAIA o ng Ninoy Aquino International Airport ang mga batang kung tawagin kalabit pahingi. Ang mga bata lumulusot pa raw sa bakod ng airport para makapanlimos lang sa mga dayuhang turista at mga balikbayan. Kaya para matuldukan na ito, sinimulan na nilang hulihin ang mga nanlilimos sa paligid ng NAIA. My report, si Rida Reyes. Dito sa paligid ng NAIA Terminal, karaniwang tanawin na raw ang mga batang kung tawagi kalabit pahingi. Kadalasang target nilang hingan ng limos, mga banyagang turista at mga nagbabalikbayan. This morning I was harassed by one. The last thing a tourist wants is to come down to the airport and see a whole bunch of beggars asking for money. I've seen many beggars, children walking around barefooted. They are asking for money. If you give money, the money actually go to the PIM or go to the parents. Yeah, and they use the money to buy drugs or they buy something. It's better to give food. Siyempre, maiinis ka. Kasi sa hirap ka ng buhay, tinatry mo, tapos pag-uwi mo, ganyan sasalubong sa'yo. Kung hindi man direkta nanlilimos, nagpapanggap mo ng porter ng gamit at saka manghihingi pagkatapos. Matagal na raw itong sakit ng ulo ng pamunuan ng NAIA, lalo pat karamihan, pilit lumulusot sa bakod ng paliparan, makapanglimos lang. Ito raw ang gusto matuldukan ng Manila International Airport Authority o MIA, kaya sinimula na nilang hulihin ang lahat ng nanlilimos sa paligid ng tatlong airport. Binibinigin ng pera. Either gagasgasin yung ano, gagasgasin yung kotse mo, kaya mumurahin ka. We have received a lot of reports and complaints which has become alarming already. No? Sa loob lang ng dalawang linggo, nasa siyam na pong nanlilimos na raw ang na-turn over nila sa mga otoridad. Pero ang bilang na yan, walang-wala raw kung ikukumpara sa mahigit 12,000 street dwellers o palaboy sa kalsada na naitala sa buong Metro Manila. Lampas kalahati niyan o aabot sa mahigit 5,000 mga batang edad 6 hanggang 14. Habang ang iba maagang naghahanap buhay sa pamamagitan ng paglalako sa kalsada, mas marami lumalaking nasasanay na lamang daw sa pangaamot ng barya. Tinitingnan po natin yung sitwasyon po ng begging, yung giving alms sa street as one of the risky situations. Ang epekto sa kanya noon, maaaring hindi siya magsusumikap sa sarili niyang kakayanan or hahayaan niyang, kasi yung begging kasi ang pinakikita nila, kailangan natin silang kaawaan. Aminado ang DSWD-NCR, mahirap na agad matuldukan ang problema sa mga batang kalabit pahingi dahil kung minsan, mismong magulang nila ang kasakasamang nanlilimos sa kalsada. Kaya sa pamamagitan daw ng Comprehensive Program for Street Children, tinututukan ng DSWD ang tamang paggabay ng magulang sa kanilang mga anak. Panawagan din nila sa publiko, iwasang magbigay ng limos sa mga batang kalye, pera man o pagkain. Mas makabubuti lang na i-refer sila sa nakasasakop na LGU na siyang magre-report sa kanila sa local DSWD office nito. Hindi po sa polis. Itong mga batang pong ito yung mga tawag dito, displaced, usually neglected na bata. Kailangan po nilang ng mga makakausap at ng lugar na kung saan doon sila mas mauunawaan po. Rida Reyes, GMA News.